Magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito po sa ating Bible program sa live streaming po ng Facebook at ng YouTube. Ngayon po ay October 11, 2019 sa ating kalendaryo, alas 9:12 ng gabi dito po sa Pilipinas. Biyernes po ng gabi, October 11, 2019. At tayo po ngayon ay muli pong binigyan ng Panginoong Diyos ng mabuting pagkakataon para po maipagpatuloy ito pong ating paglilingkod sa ating mga kababayan. Hindi lamang rito sa Pilipinas, kundi sa mga kababayan nating mga nasa abroad. Sa pamamagitan po ng ating ginagawa po na Bible study na mahigit na pong 3 taon dito po sa Facebook live streaming po natin. At ngayong Biyernes po ng gabi ay agad na po nating umpisahan ito pong ating paglilingkod sa ating mga taga-subaybay. Meron po tayong mga tanong na natanggap, humihingi po ng kasagutan mula po sa Biblia. Ang mga tanong po rito, ang isa po ay nanggaling dito kay Domingo Alvarez. Yun po ang kanyang pakilala. Siya po ay si Domingo Alvarez. Ang kanya pong katanungan, actually hindi po ito katanungan eh, message po niya. Satan changed the Savior's personal original Hebrew name. Yun po yung kanyang comment. Na si Satanas ay binago ang original na personal na pangalan ng tagapagligtas. Yeshua, not Yeshua. Jesus. And not even Jesus. Ito po yung message po na pinadala ni Domingo Alvarez. Dito po sa kanyang message ay ang gusto po niyang bigyan ng punto po rito ay ang tungkol sa personal na pangalan ng tagapagligtas. Sa wikang Ebreo ay Yahshua, not Yeshua, not Jesus, and not even Jesus. Para po kay Domingo Alvarez, eh kailangan po tayo ang ating gamitin kapag tatawagin natin ang Panginoong Hesukristo, eh dapat doon po sa kanyang original Hebrew personal name. At yun nga po yung Yahshua. Para po kay Domingo Alvarez, yung i-translate ang pangalan ng Panginoong Hesukristo eh hindi po tama na gumamit po ng translation. Dahil nga po ang Biblia, nung ito po ay isulat, ang original po na wika na ginamit po rito sa matandang tipan ay Ebreo. At sa bagong tipan naman po ay Griego. Ngayon, eh para po sa kanya, kung tatawag po tayo kay Jesus Christ, dapat doon po sa original Hebrew name na Yahshua. Hindi daw dapat yung Yeshua, hindi rin dapat yung Jesus or Jesus. O ngayon, ito po ang ating maibibigay po na sagot
mula sa Biblia para kay Domingo Alvarez. Ang translations po o yung pagsasalin po ng isang wika mula sa iba't ibang mga wika, ito naman po ay pinapahintulutan ng Panginoong Diyos at mababasa sa Biblia. Ang translations po sa iba't ibang mga lingwahe, sa iba't ibang mga wika, ay pinapahintulutan po yan ng Panginoong Diyos at yan po ay nasa Biblia. Basahin ko po ang batayan. Dito po sa isang talata ng aklat ni San Juan sa Kapitulo 19 at ang talata po ay 19 hanggang 20. O, ito po ang nakasulat. At sumulat din naman si Pilato ng isang pamagat at inilagay sa ulunan ng krus. At ang nasusulat ay Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Marami nga sa mga Hudyo ang nakabasa ng pamagat na ito, sapagkat ang dakong pinagpakuan kay Jesus ay malapit sa bayan, at ito'y nasusulat sa Ebreo at sa Latin at sa Griego. Ang ating pong binasa ay ang aklat ni San Juan, Kapitulo 19, ang mga talata po ay 19 hanggang 20. O, babasahin ko po sa salin ng Magandang Balita Biblia. Ito naman po ang mababasa po natin sa mga talatang ito. Isinulat ni Pilato ang ganitong mga salita at ipinalagay sa krus si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Ebreo, Latin, at Griego. Yun po palang nakalagay doon sa ulunan, sa krus ng ating Panginoong Heso Kristo. Yun pong nakasulat na INRI, INRI. Ang ibig sabihin po niyan, Jesus Nazarenus Rex Judairum sa wikang Griego. O ngayon, ano po ang dapat nating maintindihan? Yun po kasing nakalagay na yan na pamagat sa ulunan ng krus ng Panginoong Hesukristo, pinalagay po yan ni Pilato. Ano po ba ang ibig sabihin po nung INRI? Ang ibig sabihin po, Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Ito pong pamagat na ito ay nasulat po sa Ebreo, sa Latin, at sa Griego. Kaya po itong pinadala po sa atin ni Domingo Alvarez, ang kanyang concern ay patungkol po sa pangalan ng tagapagligtas. Sa Ebreo ay Yahshua. Kung ito po ay isasalin po natin sa ibang wika na pinapahintulutan naman po ng Panginoong Diyos, nakasulat sa Biblia, yun pong Yahshua sa Ebreo, sa Griego po, ang patumbas po niya na Yesus. Ngayon, sa wikang English naman ay Jesus. Tapos sa atin naman po, sa wika po natin ay Jesus. Nagkakaintindihan po ba tayo? Iisang person lang naman po ang tinutukoy. Sa Biblia po, ang tagapagligtas, ang Mesiyas, sa wikang Ebreo, tinatawag po siya sa pangalang Yahshua. O ngayon, sa Griego, yung Yahshua, yun po yung Yesus. Sa English, Jesus. O
sa ating mga Pilipino, Jesus. Nagkakaintindihan po ba tayo? Pwede po bang sumagot itong ating mga kasama? Naunawaan po ba natin na wala naman pong masama, wala namang bali? Kung tayo po tumatawag sa pangalan ng tagapagligtas sa ating Panginoong Hesukristo, dito po sa ating sariling wika, tinatawag natin siyang Jesus. Dahil yung Jesus, yun din po yung Yahshua sa wikang Ebreo. Yun din naman po yung Jesus sa wikang Griego at Jesus sa wikang English. Maliwanag na po ba yan, mga magulang at mga kaibigan? Ang Biblia po, pagka ating binasa, pinag-aralan, makikita po natin na meron po diyang pangalan mula sa Ebreo, meron pong translation sa Griego. O ang isa pang patunay po, sulat pa rin po ng Apostol Juan. Dito naman po sa Apokalipsis, Kapitulo 9, at ang talata po ay 11, ganito po ang mababasa. Sila'y may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kanyang pangalan sa wikang Ebreo ay Abaddon. At sa Griego ay may pangalan siyang Apollyon. Nabasa po ba natin na meron po talagang mga translation sa Biblia? Yung pangalan po ay sa wikang Ebreo po, meron pong translation sa Griego, kagaya po nitong anghel ng kalaliman. Sa wikang Ebreo, ang kanyang pangalan ay Abaddon. Sa Griego, ang pangalan po niya ay Apollyon, na ang kahulugan po ay mangwawasak, destroyer. Maliwanag po ba yan, mga magulang at mga kaibigan? Kung pwede pong sumagot, ito po ang ating mga kasama ngayong gabi. Meron na pong 27 sa ating Facebook Live. Sa YouTube po, kung meron po tayong live streaming sa YouTube, masabihan lang po ako ng ating mga kasama. Ang ating binibigyan po ng pagtalakay ay tungkol po rito sa message na pinadala sa atin ni Domingo Alvarez. Ang concern niya ay ang tungkol sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Para sa kanya, kung tatawag tayo kay Jesus Christ, dapat tawagin natin si Jesus Christ sa pangalan niya sa wikang Ebreo na Yahshua. Eh, sa Biblia naman po, pinapahintulutan naman ng Panginoon at pinasulat nga niya sa Biblia yung pagsasalin po ng mga pangalan sa ibang wika. Si Jesus Christ po, nung siya ipako sa krus, ayon po sa Juan 19:19-20, yun po nga nakalagay sa ulunan ni Jesus Christ, yung inri, yung pamagat na yon. Jesus na taga Nazaret, ari ng mga Hudyo. O yun po ay nasulat po sa tatlong wika, Ebreo, Latin, at sa Griego. O ngayon, Apokalipsis 9:11, yun naman po ang anghel ng kalaliman. Ano po pangalan? Sa Ebreo po, Abaddon. Sa Griego, Apollyon, yung anghel ng kalaliman, na ang kahulugan po ay isang mangwawasa. Yun po ang ating gusto pong maipapansin sa ating mga kasama ngayong gabi. Ito po sa ating Bible program, ang sagot ng Biblia basa sa pamamagitan po ng Facebook Live at ng YouTube Live. Yun po ang ating sagot kay Domingo Alvarez. Ngayon,
Puntahan pa po natin, mga magulang at mga kaibigan, ang isa pang tanong na ating tinanggap. Mag-message lang po yung ating mga kasama kung kayo po ay nakakasunod dito po sa ating pagtalakay na ginagawa ngayong gabi. Galing naman po ang tanong kay Enrico Platitas. Ang tanong po niya, yun po bang cremation? Bawal po ba ito sa panahon ngayon? Salamat po. Ang tinatanong naman sa atin ni Enrico Platitas ay ang tungkol po sa cremation. Yung cremation po, mga magulang at mga kaibigan, yun po yung sinusunog yung bangkay ng isang taong pumanaw o namatay. O ngayon, ang kanya pong tinatanong kung ito po bang cremation, yung susunugin po yung bangkay nung namatay, bawal ba ito sa ating panahon? Ang ating masasagot po ganito, ha, Brother Enrico Platitas. Sa Biblia po, ang mga pumapanaw, ang mga namamatay, na mga taong naglilingkod sa Panginoong Diyos, ang karaniwan pong ginagawa pagka po namatay ang isang lingkod ng Panginoong Diyos, siya po ay inililibing. Inililibing po sa lupa. At yan po ay mababasa po natin yung nangyari po sa lingkod ng Diyos na si Abraham. Si Abraham po, ayon po sa Genesis 25, ang talata po ay 8 hanggang 9. O babasahin ko po sa aklat ng Genesis, kapitulo 25, ang talata po ay 8 hanggang 9. At nalagot ang hininga ni Abraham at namatay sa mabuting katandaan, matanda at puspos ng mga taon, at nalakip sa kanyang bayan. At inilibing siya ni Isaak at ni Ismael na kanyang mga anak sa yungib ng Makpela, sa parang ni Ephron na anak ni Zohar na Heteo na nasa tapat ng Mamre. Ang binasa po natin ay ang tungkol kay Abraham. Nang mamatay po itong si Abraham, siya po ay inilibing ng kanyang mga anak, sina Isaak at Ismael. Ayan ang dapat nating mapansin. Ang mga ginagawa sa mga lingkod ng Diyos pagka namamatay, sa Biblia po, nililibing po sila kagaya po ni Abraham. At maging itong si Moises na lingkod po ng Panginoon, nung siya po ay mamatay, si Moises po ay nilibing din. Ha? Magandang gabi. Dito po sa nasa live streaming po ng YouTube. Meron po ngayong 12 sa YouTube. At dito naman po sa Facebook ay meron pong 30. Basahin natin ang ulat dito po sa Deuteronomio 34. At ang talata po ay 5 hanggang 6. Patungkol naman po kay Moises. Sa gayoy si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay roon sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon, at kanyang inilibing siya sa libi sa lupain ng Moab na nasa tapat ng Bet-Peor. Ngunit sino bang tao ay hindi nakakaalam ng libingan niya hanggang sa araw na ito? Ang atin naman pong nabasa ay ang lingkod ng Panginoon na si Moises. Nung siya po'y mamatay, si Moises po'y nilibing ng Panginoon. Yan ang dapat nating maintindihan. Si Abraham nilibing, si Moises nilibing din. At kahit po ang ating Panginoong Hesukristo, nung siya po'y mamatay, si Jesus Christ po ay inilagay po ang kanyang bangkay sa isang libingan. Yung libingan na yon
pagmamay-ari po ni Jose ng Arimatea, isang mayamang naging alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Mateo 27:57 hanggang 60. Mababasa po natin ang ganito. At nang hapon na ay dumating ang isang mayamang mula sa Arimatea na nagngangalang Jose, na ito'y naging alagad din naman ni Jesus. Ang taong ito'y naparoon kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Nang magkagayoy, ipinag-utos ni Pilato na ibigay yaon. At kinuha ni Jose ang bangkay at binalot niya ng isang malinis na kayong lino at inilagay sa kanyang sariling bagong libingan na kanyang hinukay sa bato. At iginulong niya ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan at umalis. Si Jesus Christ po, mga magulang at mga kaibigan, o nung siya po'y mamatay, yung kanyang katawang lupa, dahil siya po'y nagtatawang tao, o nilagay po yun sa libingan. Pagmamay-ari nung mayamang alagad na si Jose ng Arimatea. Sa Biblia po, ang pangkaraniwan pong ginagawa sa mga lingkod ng Diyos, yun pong pagka namatay, ililibing. O ngayon, pagdating po dyan sa cremation, mga magulang at mga kaibigan, ito po ang ating maisasagot. Pagka po ang sitwasyon, pagka po ang case ay yung namatay ay meron pong sakit na nakakahawa, ina-advise po yan na sunugin para hindi na po makahawa. Pagka po ang sakit ay nakakahawa, namatay po yung tao, ang sinasabi rin po ng mga doktor, mas mabuti pong sunugin yun pong bangkay para po hindi na po makahawa pa ng sakit. Pagka po ganyan yung sitwasyon, wala naman po tayong nakikitang mali pagka gagawin po yung cremation. O ngayon, ang isa pa pong sitwasyon, halimbawa po, Pilipino, namatay doon po sa ibang bansa. Alam po ninyo, mga magulang at mga kaibigan, napakagastos po noon. Malaking halaga ng salapi ang kakailanganin para yung bangkay na nasa abroad. Bawa, nasa Amerika. Namatay, iuwi pa ng Pilipinas. Malaking halaga po ng salapi ang gagastusin para po dyan sa maiuwi yung bangkay dito sa Pilipinas at dito ilibing. Kaya yung iba po, ang sinasabi nilang, mas makakamura, mas makakatipid sila pagka gagawin po yung cremation. O yun po, mga magulang at mga kaibigan, ha? Ang ating nakikita po na mga sitwasyon. Kaya ang marami po ngayon ay pabor na sa cremation. Unang una po, mga magulang at mga kaibigan, ang isa pang dahilan, ang ating mga sementeryo ay crowded na po. At yung ikaw po ay maghanda ka po ng sarili mong libingan, malaking halaga rin po ng salapi ang kailangan. Yung aking mother na pumano po noong 2006, ako po ay buhay pa po siya. Ako po ay may nag-alok na po sa akin ng memorial lot dito sa Bulacan, yung Mount Zion.
Eh yun po, mga magulang at mga kaibigan, mga kung ilang taon ko rin pong hinulugan po yun, mga 3 taon po rin akong naghulog po doon. Kaya po noong matapos ko na po yung paghuhulog po doon at yung akin namang nanay ay pumanaw, o doon po sa memorial lot na akin pong pinundar, eh doon po siya nalibing yung aking nanay noong December ng 2006. Nalibing po yung aking nanay doon po sa memorial lot na binili ko. Ako po naghulog noon. Hindi po totoo yung sinasabi ni Soriano na yung nanay ko eh hanggang sa paglilibing eh, gastos niya. Ah? Yung gamot ay sinagot ni Soriano, ay hindi ho totoo yun. Si Soriano po ay nagbabagong puri lang. Ha? Pinapakita niya na nagmalasakit siya sa aking nanay. Ha? Pinagamot, pinaospital, tapos hanggang sa malibing eh, si Soriano raw ang gumastos, eh, yung mga miyembro dyan sa grupo ni Soriano, mag-isip-isip lang kayo. Kung talagang si Soriano ay maganda ang kalooban niyan sa aking pamilya, sa aking nanay. Eh yung aking nanay po ay namatay na miyembro sa samahan sa grupo ni Soriano 2006. Eh ako po ay tumiwalag ng 2009. Ah, eh ano ang ginagawa ni Soriano sa aking na mayapang ina? Ay, kung ano-ano po sinasabi ni Soriano, nitong nakaraang pasalamat po nila sa may Apalit, Pampanga. Eh, yung mga dating nag-alaga sa aking nanay ay pinapagsalita ni Soriano at ang gusto niyang marinig kung papaano raw yung aking nanay noong mga panahon na yun ay minumuray yung mga nag-alaga sa aking nanay. Eh, tinan po ninyo mga magulang at mga kaibigan na araw ng pasalamat sa Diyos, pagpupuri sa Diyos. Si Soriano, ang gustong pag-usapan ay yung tungkol sa aking nanay na matagal na pong namatay. Ha? Meron na pong 13 taon ng nakakaraan. Eh, yun ang gusto ni Soriano mapag-usapan sa kanilang pasalamat. At tinatawagan yung mga dating nag-alaga sa nanay ko, patunayan nila na nagmumura ang aking nanay. Eh, sabi ko nga, eh, ganyan ba gusto ni Soriano pag-usapan namin, yung mga nanay namin? Eh, may alam din naman ako sa nanay ni Soriano. Ah, pagka yung nanay ni Soriano, noong mga panahong yan ay nabubuhay pa, meron po kasing tindahan yan eh. Ah, sari-sari store. Eh, pagka po na-tsempo na yan eh, nanonood ng telebisyon at ang palabas ay basketball. Team ng Ginebra ang naglalaro. Eh, ikaw ay bumili sa tindahan na istorbo mo, ay talagang mumurahin ka nung nanay ni Soriano. Oh, yan po ang ating ano dyan. Masasabi lang ha, si Soriano ay ayaw na kami mag-usap sa aral. Eh gusto niya pag-usapan ng aming mga nanay. Eh bakit naman na si Soriano ay yan na po ang alam niyang atrasan, ha? Yung tungkol sa aming mga nanay. Pag-usapan natin yung tungkol sa aral. Tama po ba? Mangangaral si Soriano o mangangaral ako. Ano dapat ang mapag-usapan namin? Yung tungkol sa aral. Yung tungkol sa turo. Yung tungkol sa doktrina. Nagkakaintindihan po ba tayo? Ha? Ngayon po ang ating sinasagot si Enrico Platitas. Ang kanyang tanong tungkol po sa cremation. Eh, ang ating masasagot, hindi naman po problema kung ang bangkay po ay dumaan sa cremation. Yung katawan na namatay.
ay dumaan sa cremation. Bakit po, mga magulang at mga kaibigan? Kasi sa pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, ang gagawin po kasi ng Panginoong Diyos, pagka po ang mga namatay ay bubuhay ng mag-uli, ipagkakaloob po ng Panginoon yung katawang wala ng kasiraan, yung katawang wala ng kabatayan. Ha? Hindi na po pagka binuhay na mag-uli, ang magiging katawan ay kagaya po nito, yung ating katawan sa kasalukuyan. Ha? Yung katawang ito na mayroong kasiraan, may kamatayan, may kahinaan. Sa pagkabuhay na mag-uli, ang gagawin po ay papalitan po ng Panginoong Heso Kristo yung katawan, at ito po ang ipapalit po ay yung glorified bodies. Maluwalhating katawan ang tawag po dyan ng Biblia. Kahit nga po yung mga mapapahamak, yung katawan po nila pag sila'y binuhay na mag-uli, o yun po yung katawan na para tumagal po doon sa parusang walang hanggan, doon po sa dagat-dagatang apoy. Yun naman pong mga magiging dapat sa Diyos, maliligtas, ang tawag po doon sa katawan na glorified bodies, kagaya po noong sa katawan ni Jesus Christ, nung siya'y mabuhay na mag-uli sa mga patay, yung katawan na yon ay pinakita po sa Biblia, kahit sarado po yung pintuan, sarado po yung bintana, yun po ay nakakatagos. Nakakalusot po iyon. Hindi na po yun limitado ng mga bagay na pisikal. Nagkakaintindihan po. Tapos, yun din pong katawan na yon ay may kapasidad na kumain at uminom. Nagkakaintindihan po ba tayo? Si Jesus Christ po, nung mabuhay na mag-uli mula sa mga patay, meron na po siyang maluwalhating katawan. Noong siya po ay magtanong sa mga alagad kung merong makakain, ang mga alagad po ay nagbigay kay Jesus Christ ng isang putol ng isdang inihaw. Mababasa po yan sa Lucas Kapitulo 24, ang talata po 39 hanggang 42. Ang katawang maluwalhati ng Panginoong Hesukristo may laman at may buto. Wala lang pong dugo. Nagkakaintindihan po. Yung katawang maluwalhati ng Panginoong Hesukristo, flesh and bones. Tapos may kakayahang kumain. Ngayon, si Soriano, nitong nakaraang pasalamat nila, eto na rin. Pinulot na rin ni Soriano, kinopya na rin ni Soriano yung aking mga inalakay dito sa programa. Ha? Si Soriano, hindi raw nanonood sa akin. Hindi raw siya namumulot. Ha? Dito sa ating programa. Halata namang obvious na kung ano po yung aking mga tinalakay dito sa programa, yan eh, dinownload ni Soriano, pinakopya ni Soriano sa kanyang mga inuutosang mag-monitor ng ating programa. Yung nandyan sa AdSit, AdPro, pati yung mga nandyan sa Brazil. Oh, dahil may kopya na si Soriano, yan eh, pinapakinggan ni Soriano, pinapanood ni Soriano. At kung ano yung mapupulot niya dyan, pinupulot ni Soriano, kinokopya ni Soriano. Kagaya po niyang tungkol po dyan sa yung mga magiging dapat sa Diyos, ay meron pa rin pong kakayahang kumain at uminom. Samantalang ang turo ni Soriano, noong mga panahong magkasama pa kami, sa loob ng 19 na taon, ang turo po ni Soriano, yung lahat ng maliligtas makakarating sa langit, mawawala ang tiyan.
aalisin ang tiyan para daw po hindi na magutom at mauhaw. Sana po meron tayong mga kasama na makumpirma itong aking sinasabing ito. Binalita po nila sa akin, Brother Willie, ang turo sa amin ni Brad Eli ngayon, yung mga maliligtas, eh pwede pa rin kumain at uminom. Sa YouTube po ay merong 21, sa Facebook po merong 35. Purihin ng Panginoon, ha? Dito po sa mga kasama po natin ngayong gabi. Eh, sabi ko, doon sa nagbalita sa akin, o talaga ka akong si Soriano yung namumulot. At yan ay dito niya pinulot, kinopya sa ating programa. Eh, nung nakaraang nag-Bible Expo si Soriano, ha? Balita ko po ay ginagabi-gabi ngayon ni Soriano ang Bible Exposition, ha? Kaya, Brother Enrico Platitas, sana po, pag meron pa kayong follow-up dito po sa inyong tinanong about cremation, eh mag-message lang po uli kayo, ha? Gayon din po kay Domingo Alvarez, tungkol naman po dyan sa translations ng pangalan ni Jesus Christ mula sa Ebreo, ha? Papunta sa iba't ibang mga wika, ay mag-follow up lang po kayo. Ngayon, balita ko po ay ginagabi-gabi ni Soriano ang Bible Expositions. Sabi naman ng ating mga kaibigan, Brother Willie, yung ginagawa na yan na Bible Expositions gabi-gabi, nasa Facebook din po eh. Ano ikayang Brother Willie, meron kasing nangyayari sa grupo, kaya ganyan ika si Brad Eli, ha, na siya'y nagpapakitang gilas sa mga miyembro. Dahil daw puroon sa paghina at pagtamlay at panlalamig ng maraming mga nasa kapi. Yung kapi, yan po yung samahan po yan ng mga professional, mga mayayaban at may pera. Yan po sa grupo nila Soriano. Si Enrico Platitas, ay nasa YouTube, Brother Willie, maraming salamat sa kasagutan ng aking tanong. God bless us all. Ay, salamat po, Brother Enrico Platitas. Nadyan po pala kayo ngayon sa YouTube Live. O ngayon, putahan ko naman po, ah, nakasagot na po ako sa ating dalawang tanong na tinanggap. Pwede ko na pong gawin naman itong pagpapatuloy sa expose natin sa grupo ni Soriano, sa mga maling turo ni Soriano, ha? Ako po ay walang personal na galit kay Soriano. Huwag akong mapagkamalian ng mga tagasunod ni Soriano, yung mga fanatics, mga Sorianatics. Matagal po kaming nagkasama ni Soriano, 19 na taon, at alam ni Soriano kung papaano po ako nakisama sa kanya, ha? Bilang estudyante, bilang tinuturuan niya. Nirespeto naman natin yan. At yan nga po, dahil ako po ay nung mapaanib, mapasama doon po sa grupo nila, ako po ay ulila na sa ama. Kaya si Soriano ay parang naging father figure din sa akin nung araw. Wala po akong personal na galit kay Soriano. Ang ginagawa ko pong pag-e-expose, pag-bubulgar, pagbubunyag ng mga maling turo ni Soriano ay dahil na rin po sa paanyaya ni Soriano. Meron naman pong video niyan. Sabi ni Soriano, kung may mali siyang turo, sabi ni Soriano, ha, expose niyo ako. I'm ready to face anybody. Kaya ako po ay
tumugon lang dyan po sa paanyaya na yan ni Soriano na kung merong maling turo, eh, i-expose siya. Yun po ang aking ginagawa ngayon. Kaya, yung mga fanatics ni Soriano, yung mga Sorianatics, huwag po kayong magalit dahil si Soriano po, siya naman ang may sabi na pagka mali ang turo niya, i-expose siya. At yun nga po ang aking ginagawa dahil nakita ko nga po ang mga turo ni Soriano nung nandyan pa ako ay nagbabago-bago, nagko-kontra-kontrahan na, kaya po ako ay umalis. Tumiwalag po ako sa grupo nila Soriano noong 2009 ng October. Bali, magsasampung taon na po pala. Mag-iisang dekada na po na ako po ay wala na po dyan sa grupo nila Soriano. O ngayon, itong ating Bible program na ito sa Facebook Live at YouTube Live, eh, ang isa pong ginagawa po nito ay i-expose ang mga maling turo sa samahan ni Soriano. Ngayon, eh, nagre-reklamo si Soriano, bakit daw ba siya na lang nang siya ang aking pinupuna? Siya na lang ang aking ine-expose. Bakit daw yung ibang mga iglesia, yung ibang mga tagapagturo ay hindi ko raw pinupuna? Eh kasi ganito, mga magulang at mga kaibigan, uulitin ko po. Noon po kasing ako ay umalis sa grupo ni Soriano at pinag-aralan ko po ang aklat ng Panginoon, ha, itong Biblia. Huwag kayong magpauto kay Soriano na ang aklat ng Panginoon hindi itong Biblia, hindi itong 66 books. Eh bakit si Soriano, ito pa rin ang ginagamit sa inyo? Ah, mga Sorianatics, nag-iisip ba kayo? Nagpahanga si Soriano noong pasalamat, ang aklat ng Panginoon, si Jesus Christ yon, sabi ni Soriano. Ah, si Jesus Christ ang babasahin dahil siya aklat ng Panginoon. Abe, si Jesus Christ nasa langit. O paano babasahin yun? Tama po ba? At si Soriano, yung Jesus Christ na binabasa niya, eh yung Jesus Christ na may halay. Ha? Kaya hindi napahipo kay Maria Magdalena dahil makukuryente. Naloko na. Ha? Yung Jesus Christ na binasa ni Soriano, kung maligo, hubot-hubad at kasama, kasabay yung mga alagad. Oh, hindi ba? Yan ang ipinagmamalaking turo sa inyo ni Soriano na yung kahubaran ni Jesus Christ eh hayag yan sa mga unang mga Kristiyano, lalo sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostol. Sabay-sabay silang maligo at hayag na hayag sa mga alagad yung sex organ ni Jesus Christ kung gaano kahaba at kung gaano kalaki. Tingnan niyo po, mga magulang at mga kaibigan. Ha? Eh, aklat ng Panginoon, hindi raw itong Biblia. Pero pag si Soriano nag-Bible exposition, ang binabasa itong Biblia. Ha? Pag si Soriano nasa pasalamat, ang binabasa rin itong Biblia na ito. Kalokohan ni Soriano. O ngayon, eh, ako po mga magulang at mga kaibigan, noong aking basahin nga ang Biblia, nakita ko po na si Soriano, meron siyang mga tinuturong mga aral na mali-mali at salungatan. Ah, yan ang dahilan kaya ako po ay umalis at tumiwalag dyan po sa grupo na yan, samahan na yan ni Soriano. Kaya yung mga Sorianatics, ano lang kayo, sports lang kayo, huwag kayong pikon. Ah, pagka si Soriano mamumuna,
Pag siya ang pupuna sa iba't ibang mga pastor, ha, na sinasabi ni Soriano ng mga bulaan, mga bulag na taga-akay, umapalakpak kayo, okay lang sa inyo. Ha, pag si Soriano na po ang aking mapupuna, eh, ano sinasabi ni Soriano? Eh, ang sabi ka ni Jesus Christ, eh, yung bulag na taga-akay, pabayaan. Sabi ni Soriano, eh, pabayaan mo ako kung ako'y bulag na taga-akay. Ha? Nitong nakaraang nag-Bible Expo si Soriano, yun ang kanya sinasabi, kung bulag ang taga-akay, pabayaan mo ako. O, ngayon, eh, doon naman sa Bible Exposition, may mga nagtatanong kay Soriano, iba't ibang mga reliyon, eh, yun namang mga sagot ni Soriano, eh, tinututulan niya, pinamamalian niya yung mga iba't ibang turo ng iba't ibang mga pastor. Ha? Mahina lang pong makiramdam itong mga Sorianatics. Ha? Bakit pagka tinatanong si Soriano, halimbawa, nagtanong, eh, tungkol sa Katoliko, eh, pupunahin ni Soriano. Ha? Tututulan ni Soriano yung turo ng mga pare. Pagka naman ang nagtanong sa Iglesia ni Cristo, o tututulan ni Soriano yung turo ni Ka-Felix Manalo. Oh, tinan niyo po, ha? Eh bakit si Soriano yung ibang mga iglesia, iba't ibang mga pastor, mga ministro, mga mangangaral, pagka nagtanong ang mga tao, eh sasalungatin niya, pamamalian niya, tututulan niya yung iba't ibang mga iglesia, iba't ibang mga pastor, mga ministro. Hindi ba dapat kung si Soriano talaga ay tapat sa kanyang mga sinasabi, sa mga sinasagot niya sa mga tao, dapat ang ginawa ni Soriano nung Martes ng gabi, nagtanong tungkol sa paniniwala ng mga Katoliko. Dapat ang sabihin ni Soriano ay pabayaan na lang natin yung mga Katoliko, kasi sabi ng Panginoon, yung bulag na taga-akay, pabayaan na lang. Tama po ba? Kung susundan ko si Soriano, eh, noong Martes ng gabi, nagsusumbong sa mga bisite, nagsusumbong sa mga miyembro eh. Bakit ba ako na lang ng ako ang pinupuna mo? Ha? Bakit yung iba hindi mo pinupuna? Kung ako ay bulag na taga-akay, pabayaan mo na lang ako. Pero noong gabi na yon, si Soriano, yung iba't ibang mga iglesia, ha, iba't ibang mga mangangaral, eh, tinututulan din niya. Eh, hindi ba dapat ang isagot na lang ni Soriano, eh, Brad Eli, ano po ba ang masasabi ninyo doon po sa pagluhod sa mga rebulto, sa mga imahen? Ano ang sabi ni Soriano? Ay, mali yan, labag yan sa Biblia, basahin natin, ha? Eh, hindi ba dapat ang sinabi na lang ni Soriano, ha? Yung tinatanong mo na yan, ha, tungkol sa paniniwala ng mga Katoliko, eh, bulag yung mga paring Katoliko na yan, eh, pabayaan na lang natin sila, huwag na natin silang intindihin. Dapat ganun si Soriano. Eh, nagmukhang crying baby si Soriano, eh. Ha? Parang batang paslit na umiiyak at nagre-reklamo. ngayon, bakit po gabi-gabi ang Bible Exposition ni Soriano? Sabi ng ating mga kaibigan, pakitang gilas lang yung Brother Willie. Ah, kasi tumamlay, humina, nanlamig ang maraming mga miyembro ng Kapi. Yung Kapi, yun po ay samahang binuo ni Bonjing. Ah, birthday pala ni Bonjing ngayong araw na ito. At marami pong nagpapaabot ng pagbati kay Bonjing. At sinasabi po itong pasalamat nila bukas sa may Apalit, Pampanga. Brother Willie, siguradong sasakit na naman ang katawan namin at sasakit ang bulsa namin dahil birthday ni Bonjing. Pag-usapan po natin mamaya, pagbabalik po ng ating programa, bakit kailangan ni Soriano gabi-gabihin ng mga Bible expositions
Ano ang kaugnayan dyan sa binabanggit na copy? O, tutuloy po natin ang ating programang ito. Pagkatapos po ng ating video na ma-play po natin, yung awit na ginagamit natin dito sa ating programa, magbe-break lang po tayo. I-play po muna natin ang awit na ito, Bagong Pag-asa. Ito po yung awit ng mga nasa Pampanga Provincial Jail. Ito po ay original compositions. At marami po ang nagre-request ng awit na ito na madinig nilang madalas para matutunan po nila ang awit na ito. Sige po, pagkatapos po ng video na ito, babalik po tayo. Thank you.
Muli pong nagbabalik ang ating programa, ang sagot ng Biblia Basa Bible Program sa Facebook Live at sa YouTube Live. Biyernes po ng gabi, October 11, 2019. At tayo po ay nasa second part na po ng ating programa. At talakayin po natin itong gabi-gabing Bible exposition ni Soriano. Kaya po ito ginagawa ni Soriano ayon po sa ating mga kaibigan ay pakitang gilas dahil nga po sa nangyaring paghina, pagtamlay, panlalamig ng maraming mga miyembro ng KAPI. Ang KAPI ay binuo po yan. Si Bonjin po ang bumuo niyan. Yung mga professionals, yung mga may kaya at yung mga mayayamang mga miyembro para agad makilala noong magtsuhin yung mga peperahan nila dyan sa samahan na yan para agad nilang matukoy kung sino-sino yung mga may pera, yung mga may kaya, mga mayayaman at mga professionals na mga miyembro ng samahan. Kasi, dyan po sa grupo na yan, nagpapadoktrina pa lang po yung tao, ay meron na po talagang mga nakamonitor sa bawat coordinating centers, mga lokal. Pagka may nagpadoktrinang nakasakay sa sasakyan, may kotse, oy, nakalista na agad ang pangalan nun. Pag nakita yung babae ay nakapostura, nakaalahas, alam na agad ng pangalan ng mga yon. Minomonitor na po agad kung sino-sino yung potensyal na mga may pera, mga may kaya, mayayaman at mga professionals. Kaya yan ang isip ni Bonjing na itatag, buuin po yung KAPI. Yan po, para ikaw ay mapamiyembro, noong panahong ako'y nandyan, meron po silang monthly dues. Meron po silang buwa ng dapat na maibigay. Sa pagkakatanda ko po, noong mga panahon na yun ay 1,000 bawat buwan, kailangan po ay makapag-comply ka. Magbibigay ko po ng 1,000 bawat buwan. Na kapag ka pumalya ka, bawa itong buwan ng October, hindi ka nakapagbigay dahil kinapos ka. Pagdating ng Oktubre, ng Nobyembre, doble yun. Dodoblihin mo po, magkakaroon ka ngayon ng utang. Sabi ni Jeremiah noon, 1,500. Nag-umpisa po kasi sa 1,000 yan, tapos nag-1,500. Pagka pumapalya ka po sa pagbibigay mo, dodoblihin mo. Utang mo yun, utang. Iyon po mga magulang at mga kaibigan. Sa YouTube po, merong 20 ngayon. Nagpapabati po si Nabong Parenyo, Andrian Cortez, Virgo Tower, Big Bang, at Radito David. Ayun, nagkakautang po yung mga sumali, yung mga nagpa-member. Dahil pagpalya mo ng isang buwan, yung susunod na buwan, dodoblihin mo na yon. Ayan, kaya palaki ng palaki. Nagkakautang ka. ang sabi po nung ating mga kaibigan, kailangan i-revive yung KAPI. Ang tawag ni Bonjing ay KAPI reloaded. KAPI reloaded. Para ika yung pelikula ni Keanu Reeves, yung Matrix Reloaded. Ayan. Dahil nga po sa maraming nanlamig, maraming
tumamlay. At dahil nanlamig ang marami, tumamlay, humina po yung koleksyon. Humina po yung kaperahan. Kaya kailangan po ni Suryanong maggabi-gabi ng Bible exposition para yung suporta nung kapi ay muli pong makuha ni Soriano. Ayan, yan ang sabi po ng ating mga kaibigan. Kaya daw si Soriano ay naggagabi-gabi ng Bible expositions para itong mga nasa kapi ay maobligan na sumuporta kasi yun ang kabalikat sa pamamahayag yung grupo na yan ng kapi. Nakita nung magtsuhe na tumamblay, marami nang hindi active, mga nanlamig. O kailangan na ma-revive. Kaya ang tinawag ni Bonjing ay kapi reloaded. bakit naman na marami pong nanlabig, maraming tumamblay dyan po sa pagiging member ng kape? Kasi nag-away-away yung ano dyan mga namamahala dyan nabalitaan ko rin po yung nagkaroon ng iringan, nagbanggaan po yung nangangasiwa ng kape. Doon naman sa nangangasiwa ng Mission Thessalonica. Tama po ba? Nagbuo po kasi ang mga nasa abroad noong mga susuporta din kay Soriado sa pangangaral. Yung Mission Thessalonica, natatandaan niyo po ba yon? Yung nasa Mission Thessalonica, sila po yung unang nagpaingay tungkol dyan sa helicopter. Tungkol sa eroplano. Mission Thessalonica, sila po yung mga pumunta pa ng Brazil at sumama sa mga Bible expositions ni Soriano. At yun nga yung mga nag-iiyakan ng sabi, bigyan na ng helicopter si Soriano o ng eroplano para daw hindi na nahihirapan sa mga brutal niyang biyahe sa Brazil. Ang nabalitaan po natin, mga magulang at mga kaibigan, nag-away-away yung mga ministro na nangunguna dyan sa Mission Thessalonica. Dito naman sa mga ministro na nangunguna sa kapi. Kasi sinusulot noong nasa Mission Thessalonica yung mga miyembro na sa kapi. Ayon, nagkakaagawan na po ng mga recruits, nagkakasulutan. Kaya nakabangga noong mga ministro ng kapi, yung ministro naman sa Mission Thessalonica. Sabi ng mga narito sa Pilipinas kapi, sa abroad, Mission Thessalonica, huwag niyong pasukin ang teritoryo namin dito. Ayan, tinan niyo po mga magulang at mga kaibigan. Dahil sa kaperahan, nagkakabanggaan na sila, nagkakairingan na. O kaya po marami mga nanlamig. Marami po ang pinanghinaan ng loob at tumamblay dahil nagkakaroon na po ng ng banggaan, nag-aaway-away na. At ang isa pa, kaya po humina na rin ng koleksyon dyan po sa kapi, dahil nga nakita nilang totoo yung sinasabi natin dahil marami kang nanonood sa ating programa. Kahit pinagbabawalan ni Soriano, sila po ay nakakagawa pa rin ng paraan para ho tayo panoorin, subaybayan. Ano po sinasabi natin? Ano ba ang sinasabi ng magtsuhin? Na kaya dapat ay sumuporta yung mga miyembro, yung mga nasa kapi, para daw sa pangangaral. O anong klaseng pangangaral ba naman ang nasasaksihan noong mga narito sa Pilipinas?
Meron kayong radio station, TV station. O, yan ba'y ginagamit para sa pangangaral ng salita ng Diyos? O, anong programa ang napapanood, napapakinggan ng mga nasa Pilipinas? Mga programa na 19 kopong-kopong pa. mga replays, paulit-ulit na lang. Yung mga pinapalabas sa telebisyon, pinapatugtog sa radyo, pag nadadaanan ko kabisado ko pe, alam ko kung saan ginawa yung Bible expositions. Bakit? Ako ang kasamang tagabasa dun Ako pa nagbabasa puro on sa mga Bible expositions na yan. Ang ginawa lang po ni Bonjeng, pinatanggal yung boses ko. Inedit at pinatungan po ng ibang boses. Nilagay yung kay Sislos. Tapos yung kay Bonjeng. Pero matagal na po yung mga Bible expositions na yan. At kung kayo po ay matalas lang, matunog, makikita ninyo, kontra-kontra nga yung mga nandoon sa Bible expositions, yung mga sinagot niya ni Soriano sa mga sinasagot niya sa panahong ito. Yung mga tinuro ni Soriano doon sa mga Bible expositions, mga 1990s, early 2000, makita po ninyo, kontra-kontra na sa mga tinuturo ngayon ni Soriano. Kaya yung mga miyembro ay talagang tinabangan, talagang nanlamig, talagang tumamblay. At dahil ganyan po ang nangyari, pati koleksyon ay tumamlay din, humina. Lumiit ang koleksyon. Nasabay pa yung pagsulpot ng Mission Thessalonica na nanunulot ng mga miyembro sa kape, ikaw mo nga nagkakagulo sila, o kaya marami rin po yung mga tinabangan, mga pinanghinaan ng loob at tumamlay. Kasi nakita nila, sayang naman talaga itong ating inaabuloy dito. Yung ating itinutulong dito. Manood ka ng telebisyon, ang mapapanood mong mga programang pangrelihiyon, ni Soriano ay puro replay. Pangangaral ng salita ng Diyos ay ulit-ulit na lang. Sumawa na ang mga miyembro. Tama po ba? Kaya nga yung mga miyembrong naumay, nagsawa, dito dumadayo sa programa natin dito na tumututok sa ating programa. Kasi nga, tayo po, awa po ng Panginoon mula po noong ipagkaloob po itong live streaming sa Facebook, sa YouTube. O, 3 taon na po tayo sa pangangaral at yung ating live na ginagawa po dito na programa. Pagkalinggo, Miyerkules, Biyernes, alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Tapos pagkalinggo ng umaga, yung ating Sunday worship, yung pagsamba, nandyan din po sa Facebook Live. Tama po ba? Meron po tayong 4 na beses na live na programa dito po sa Facebook at maging sa YouTube. O kaya si Soriano naghahabol ngayon. Naghahabol si Soriano, kaya ginagabi-gabi ang Bible expositions para itong mga nasa kape ay maobliga na sumuporta. sabi ko nga meron namang radio station, TV station dito sa Pilipinas. Nung araw, sabi ni Soriano, mga kapatid, mag-ground lang po tayo ng ating sariling TV station, radio station. 24/7 ang pangangaral ng salita ng Diyos. Sabi ni Soriano yan, 24/7 ipapangaral ang salita ng Diyos. Sabi ni Soriano yan. Kaya pangako niya yan noong wala pang TV station, radio station.
Ano po ang nangyari, mga magulang at mga kaibigan? Noong dumating na po yung radio station, TV station, o tinupad ba ni Soriano yung kanyang sinasabi na 24/7, ipapangaral ang salita ng Diyos? Sabi ni Soriano, mga kapatid, hindi na ako magpipigil ng aking mga sasabihin. Ngayon, ikay pigil na pigil pa ako dahil tayo ay nakikipakilang sa ibang mga TV station, radio station. Pagka ika nabanggit natin yung paniniwala noong may-ari ng TV station, radio station, ay doon tayo ika gigipitin, doon tayo patitigilin. Kaya mga kapatid, gusto nyo po bang maibulgar ko na ang lahat ng mga maling aral, katiwalian, mga pandaraya sa iba't ibang mga relihiyon? Mga kapatid, pagtulong-tulungan po natin na magkaroon po tayo ng ating sariling TV station, radio station. Ha? Nung araw nga po, mga magulang at mga kaibigan, noong makapag-broadcast si Soriano, kasama pa ako doon sa DZRH, ay tuwan-tuwa na po si Soriano noon. Sabi ni Soriano, ito na yung matagal kong pinapangarap makapag-broadcast sa DZRH dahil yan ikang DZRH, Willie. Abot yan hanggang China, sabi sa akin ni Soriano noong mga panahon na yon. Nagbabayad pa noong mga panahon na yun sa DZRH. O ngayon, meron ng sariling TV station, radio station itong samahan ni Soriano. O ano po ang nakikita noong mga miyembro? Yung radio station, TV stations, hindi naman ginagamit talaga sa pangangaral ng salita ng Diyos eh. Nakita niyo po ba yon? Anong oras ba napapanood? Napapakinggan yung programa ni Soriano? Eh, hindi ba doon sa mga alanganing oras? Ha? Sa mga alanganing oras nilagay ni Bonjing. Tapos, yung mga prime time na oras, yun ang kinuha ng damuho. Tama po ba? Ha? Yung mga magagandang oras, mga prime time na mga slot, yan ang pinagkukuha ni Bonjing at nilagay yung kanyang mga programa na pang politika, pang showbiz. Ha? Nung ngang nakaraang mga panahon, naglagay pa si Bonjing ng programa sa telebisyon na chismisan eh, chismisan. Mga bading pa po yung mga nandoon sa programa ng chismisan. Samantalang sa Biblia po, mga magulang at mga kaibigan, yung chismis, yung hatid dumapit, ay ayaw po ng Diyos niyan eh. Tapos si Bonjing, nilagay po roon sa programa sa television, mga bading, at ang programa ay para sa showbiz chismis. Naloko na! Ha? Tapos may pagkakataon pa, inipon yung mga miyembro na mga gays, yung mga bading. Oh, namatay na lang po yung yung Dino Hilario. Natatandaan ko yung Dino Hilario pa ang ginawang dun eh. Host, ano ba ika ang gusto mong itawag ko sa'yo? Ang sabi ho nung tinatanong, tawagin mo na lang akong ate. Tingnan niyo po mga magulang at mga kaibigan. Ha? Nakita na yan ng maraming mga miyembro na totoo yung sinasabi ko. Nagsasayang ng pera ang mga miyembro. Diyan sa kanilang pagbibigay ng suporta para sa radyo at telebisyon. San ba ginagamit ni Bonjing yung radyo-telebisyon? Hindi ba para sa kanyang mga programa na wala namang kinalaman sa pangangaral ng salita ng Diyos at para sa kaligtasan ng kapwa-tao? Tama po ba? Paliwanag po ba yan?
Yan ang nakikita po natin na dahilan kaya tumamlay ng lamig at humina ang koleksyon dyan po sa kapi. Marami na pong nagigising. Marami na pong natatauhan. Di ba sinasabi ko? Ngayon po, ang technology na ginagamit ng buong mundo ang live streaming sa Facebook at sa YouTube. Buong mundo po nakakonekta na po sa live streaming ng Facebook at ng YouTube. O ngayon, yung magtsuhin, kung papakinggan po ninyo, ano lagi binabanggit? TV station, radio station, relay stations, satellite. Tama po, mga kapatid, milyong-milyong dolyar po. Milyong-milyong dolyar na ang usapan dito, hindi na po milyong-milyong piso. Ganun na po ngayon ang pagsasalita ng magtsuhin na ito. Kailangan po nilang ito pa rin ang bigyan ng diin sa mga miyembro nila na may programa tayo sa mga TV stations dito, radio stations, sa abroad. Gumagamit po tayo, nagpatayo pa tayo ng mga tower. Kailangan natin ng mga relay stations. Mga magulang at mga kaibigan, yung ginagawa na yan ng magtsuhin, eh yan po yung mga tinatawag na old schools. Yun po yung mga Jurassic na pamamaraan. Bakit hanggang ngayon nagsusumiksik pa rin yung magtsuhin na ito sa paggamit ng satellite, paggamit ng yung mga radio, TV station, relay stations? Bakit? Kasi nandiyan ang malaking pera. Yan ang nagiging dahilan ng magtsuhin para sila po'y makakurakot. Ginagamit nilang dahilan yung tungkol sa pangangaral di umano ng salita ng Diyos. Sa Facebook po, meron po tayong 40. Sa YouTube po, 27 na. Si Bernie M., Marcos Cruzada, Annabel Pajarito. Ayan, magandang gabi. O ito po ang ating nakita dyan. Pag po kasi sasabay ang magtsuhin dito po sa ginagawa nating ito na live streaming ang pangangaral sa Facebook at sa YouTube, ay mawawala po yung maraming kurakot ng magtsuhin. Pagka po sila gagawin din po nila ang ginagawa ko. Mahigit na pong 3 taon ang pangangaral sa Facebook live streaming. Sa YouTube po, noong mga 2010, ang ginagawa ko po noong mga panahon na yon, para ako ay mapanood, mapakinggan ng marami, nag-a-upload lang po ako ng mga videos. Wala pa po kasi ang live streaming ng YouTube before. O ngayon, noong magkaroon po ng live streaming ang Facebook, ayun, nagkaroon na rin po ang sa YouTube. Kaya tayo po ay nagtuloy-tuloy po ang pangangaral. At ang mga kapatid na nanggaling sa grupo ni Soriano na lumipat po rito, mga kapatid natin sa abroad, sabi ni Soriano, paano sila worldwide? Wala naman siyang miyembro sa abroad. Sabi lang ni Soriano yun. May mga miyembro sa abroad, galing sa grupo ni Soriano, nagtiwalagan na, nag-alisan na, at dito nga po sumama. O, nung nakaraan niya, may umuwi pa nga galing abroad. Nagpabautismo po rito. Si Brother Ronald Gonzales, yung napanood niyo po kanina sa video. O, yun po ay dating miyembro ni Soriano. Nanggaling pa po yan sa Middle East. Umuwi po dito sa Pilipinas at nagpabautismo.
Si Brother Randy Espina, o ganun din, galing abroad, Bangladesh. Umuwi po rito at nagpabautismo. Ha? Yung iba pa nating mga kapatid, ayaw lang magpabanggit ng pangalan nila dahil mayroon pa silang mga kapamilya sa grupo ni Soriano. O, galing din po ng abroad. Nagpabautismo po rito. Ah, kaya po yung ating rehistro na worldwide, abay physically, totoo po iyon dahil meron na po tayong mga kapatid, mga kaanib sa iba't ibang bansa. Ha? Meron po sa Switzerland. Nung nakaraan nga po, nagpadala pa po ng package yung taga Switzerland. No? Salamat po ha, diyan sa mga kapatid natin sa Switzerland. Nagpadala po ng package. Oh. Meron po tayong mga kapatid sa Australia. Meron po tayong mga kapatid sa Japan. Oh, kanina po ay meron ako mga ka-chat na mga kapatid sa Japan. Sabi Brother Willie, meron po ritong paparating na malakas na bagyo. Paki-pray naman po kami dito Brother Willie. Oh, kaya po ako ay nag-pray ako para sa ating mga kapatid sa Japan na sila po ay ingatan sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, na sila po ay maingatan dyan po sa malakas na bagyo na paparating po dyan sa Japan. O meron po tayong mga kapatid sa Hong Kong. Yung mga taga-Hong Kong, nagising din, natauhan din. O, tumiwalag sa grupo ni Soriano. Bakit? Eh, Brother Willie, matindi ka ang hingian dito sa Hong Kong. Ha? Eh, kailangan makapagbigay ang bawat isa na 10,000 Hong Kong dollars. Eh, katumbas na ikayang Brad Willie ng mga 60,000 pesos sa Pilipinas. Abi, puhunan na ikayang sa tindahan, Brother Willie. O yun, natauhan po yung mga taga-Hong Kong. Nagising sila. Brad Willie, totoo talagang pera-pera itong samahan na ito. Talaga ikang kinakwartahan kami dito. Eh, talaga akong ganyan. Ang mga bulaan, ha? Kinakalakal nila ang salita ng Diyos, yan ang dinadahilan nila. Basa, ikalawang Korinto 2 at 17. Sapagkat, hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Yan ang ginagawa ng magtsuhin na yan. Dinadahilan nila ang salita ng Diyos. Ito kinakalakal nila sa mga miyembro. Kaya, ayan, meron sila ngayong copy reloaded. Kailangan nilang ma-revive, mapasigla uli ang mga tumamlay, mga nanlamig na mga miyembro. Eh, ba't hindi tatamlay, hindi malalamig? Eh, nakikita nila, nag-aaway-aaway yung mga ministro. Nagbabangayan na. Kasi, nagkakaagawa na ng miyembro. O tapos nakikita nila, nagbibigay sila ng suporta, napupunta lang sa wala. Hindi naman nangangaral si Bonjing, siya narito sa Pilipinas. Ang mga ginagawa ni Bonjing nagprograma pa ng tungkol sa manibela. Manibela, mata sa kalsada, ang kamay ay sa bulsa. Tinan nyo po Si Bonjing, may mga oras para sa ganyang mga programa. Para dyan sa mga traffic rules, traffic signs, traffic violations, pati troubleshooting ng sasakyan. May oras si Bonjing para sa mga ganyan. Mayroong oras para doon sa makipag-usap sa mga politiko. Ano ang masasabi mong peace and order situation sa ating bansa? Pati yung mannerism ni Presidente Duterte, ginagaya pa ng Bonjing na to eh. Ha? Mangaral ka na kasi, Bonjing. Ha? Tanda mo na eh. Oh, 52, nagberde pa. Oh. Tagal-tagal na eh. Matanda na si Soriano eh. Dumadaing na ngang mahina na katawan. Pagod na.
Okay, dapat yan na ang mangaral. Tama po ba? Eh, siya pangalawang sugo eh. Pangalawang leader. Okay, dapat yung radio station, TV station, gamitin sa pangangaral ng live. Ha? Ni Bonjing. Tama po ba? Tama po ba yung sinasabi ko? Bilang pangalawang leader, bilang pinapakilalang Timoteo. Ha? Dapat siya na ang mangaral dito sa Pilipinas. Si Soriano nasa Brazil, eh di magtigisan na kayo. Total eh, naghahati naman kayo sa abulo yan eh. Tama po ba? Tama po ba? Total eh, pinaghahatian naman na magtsuhin ng nakukulektang abulo yan. Eh di paghatian din ng pangangaral. Tama po ba? Eh, nahaawa nga ako kay Soriano eh. Si Soriano ang pagod sa pangangaral, sa abroad at sa Pilipinas. Tapos pagdating sa hatian sa Abuluyang, eh, dihado si Soriano. Dihado! Hindi tama yung tapiyasan, yung hatian ng Abuluyang. Kaya nga, isang panahon eh si Soriano eh, nagbalak na si Danny ay ipasok para gawing general treasurer. Dahil nakatunog na si Soriano na siya'y ino-onse, dino-double cross na ni Bonjing sa hatian, sa Abuluyan. Eh, komo maaga pong nakarating sa akin yung balita at dito ko na po tinalakayan. Yan po ay naging maingay agad. Ayun, na-atras yung paglalagay kay Danny bilang General Treasurer. Tinaas ang rango eh, tama po ba? Tapos eh, noong masok si Soriano, nagsinungaling na naman yung matanda. Sa Danny, ginawa ba kitang General Treasurer? Samantalang may video naman, dalawang video yan. Sabi ni Soriano, pinapunta ko rito si Danny sa Brazil dahil tinaas ko ng ranggo. Ha? Para siya na ang humawak ng pananalapi ng buong iglesia. Ano tawag doon? General Treasurer. E komo yan po'y pinasing ko agad. Nako, iba na kako nangyayari dito ha. Mukha kakong nakakatunog na si Soriano na kinakatsyug. Dinedekwat na ni Bonjing ang Abuluyan. Hindi na hinahatian ng patas. Itong tsuhin niya, eh, yun ang mas pagod. Sabi ko, eh, yun ay walang tiwala itong si Soriano sa kasalukuyang humahawak ng pera ng samahan na tao ni Bonjing, kaya kailangan si Soriano makapaglagay ng taon niya, si Danny yun. Kaya ano nangyari? Dahil dito nga sa programa natin, naanguluhan na po natin na meron nang nangyayaring hindi maganda sa hatian sa Abuluyan. Ang ginawa ni Soriano, to buy peace, para na lang si Bonjing ay huwag sumama ang loob o atras ang appointment ni Danny bilang General Treasurer. Nagpadaya na lang si Soriano kahit siya ang pagod at hirap, pumayag na si Soriano na lamangan siya noong kanyang pamangkin sa hatian sa Abuluyan. Ayan. Ramdam ngayon ng magtsuhe na apektado itong mga dating supporters, yung mga sumusuporta, yung mga nandyan sa kape. Kaya kailangan i-reload ang kape at kailangan si Soriano ay magsipag-sipag. Gabi-gabi kayong nagba-Bible exposition si Soriano para itong mga kape ay maobliga na, kayo ha, sumuporta kayo, gabi-gabi na ang Bible exposition, yung pangangaral. Kailangan ituloy-tuloy din ang inyong suporta.
O ngayon, ito naman ang masasabi ko sa mga nasa kape. Eh kung si Soriano, nakikita niyong nagsisipag-sipag sa Bible exposition sa abroad, hanapan niyo naman si Bonjing. Ha? Huwag kayong mag-aktibo dyan sa pagbibigay ng suporta hanggat yang si Bonjing ay hindi nangangaral dito sa Pilipinas. Tama po ba? Oh. Yun ang aking gustong iparating dyan sa mga nasa kapi. Hanggat itong si Bonjing, ang ginagawa ko rito sa Pilipinas ay papogi, pa-cute. Ah, hindi naman yan nangangaral. Hindi ginagamit ng radio ang TV para sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ay, huwag kayong magpauto dyan sa magtsuhin na yan. Si Soriano, ningas kugol lang yan. Ngayon lang yan nagsisipag. Pero pagka kayo ay nagbuhos na uli ng suporta, makikita nyo. Ah. Balik uli sa dati yan. Ah, ngayon lang yan. Kabisado ko yan eh. Ah, kumukuha lang ngayon yan ng pansin. Nagpapapansin lang yan si Soriano sa mga nasa kapi para makuha niya uli yung suporta. Eh, hanapan niyo yung pamangkin niya. Ha? Bonjing, eh, ikaw naman ang Timoteo sa panahong ito. Ha? Kung papaano yung Timoteo ng Biblia, sinabayan si Pablo sa pangangaral ng salita ng Diyos, dapat yung si Bonjing na ipinapakilalang Timoteo sa panahong ito, dapat sabayan ang pangangaral nung tiyuhin niya. Tama po ba? Si Soriano na kasi ang Apostol Pablo. Ah, si Bonjing na ngayon ng Timoteo. Yung Pablo at Timoteo sa Biblia, yun po'y sabay nangangaral yun. Ah, kahit magkahiwalay sila, sabay silang nangangaral. Eh kaya nga sabi ng mga nasa abroad, Brad Willie, hindi naman talaga Timoteo yan eh. Ah, si Bonjing, hindi ika Timoteo yan. Simoteo. Ah, buti pa ika Simoteo. Yang Bonjing na yan. Dahil pag yan eh nakarating sa abroad, naku, dami pang kasama. Sang barangay. Sinisimot kami rito niya, Brother Willie. Ubus-ubus kami dyan. Pag nakarating dito yan sa abroad. Kaya, hindi ika Timoteo. Simoteo. O narinig ko si Reste, galit na galit. Ha? Pikon na pikon si Reste. Bakit daw tinatawag na Simoteo? Ano ba talaga ginagawa? Hindi ba naninimot? Ha? Umaghamone, ubusan. Sino sa inyo ang nakahandang makipagsabayan sa amin ng uncle ko ng ubusan? Nandyan po ang kahon sa harap, mga kapatid. Lahat ho ng nakahanda na makipagsabayan sa amin ng ubusan, ihulog na po lahat sa kahon ang inyong ihuhulog. O manauto po yung mga miyembro. Lapitan sa kahon, naghulog lahat ng nasa kanila, pati nasa bulsa, inihulog. O, ano nangyari? Nauubos ho yung mga naghulog. Ano nangyari sa magtsuhin? Lahat ng inihulog sa kahon, tuloy sa bulsa nila at sa bank account nila. Naloko na! hindi ba? Nagsiyaman itong nga magtsuhin na ito, umasok sa top 10 richest Filipino preacher, pang number 4 si Soriano at pang number 10 si Bonjing. Tama po ba? Ha? Tapos meron pag pinagsasalita sila na mayaman, na nananawagan, yun pong ating mga properties, mga lupa na hindi naman po natin na ginagamit ay ibigay na lang po natin sa gawain. Tinan nyo po nananawagan na yung mayayaman, kung may lupa, ibigay na lang sa gawain. Dahil kailangan na magmadali
Hindi na raw panahon ng mag-relax. Hindi na daw dapat mag-relax. Samantalang si Bonjing, panayang relax. Panayang pamamasyal. Ha? Tama po ba? Ha? Kung sabihin, mga kapatid, wag na po tayong mag-relax-relax. Hindi na po panahon para tayo mag-relax, para maglakad. Dapat po takbo na, takbo. Ha? Eh, pag-aralan mo naman si Bonjing, abi relax na relax eh. Ha? Abot ang pamamasyal. Pupunta po sa Korea, mag-video-video lang, magse-selfie-selfie lang doon. Nagdamit pa ng damit jumong. Tama po ba? Tinan niyo po, mga magulang at mga kaibigan. Eh, wala rin isip kasi si Bonjing eh. Biruin po ninyo, mamamasyal lang sa abroad din, magpe-Facebook pa. I-upload pa sa Facebook. Eh, di talagang maraming makakakita na pasarap sa buhay lang ang ginagawa. Tama po ba? O ngayon, pagkatapos may manawagan na i-convert daw sa kayaman ng panlangit yung mga kayaman ng panlupa, eh, ibigay sa gawain. Pagkatapos nung panawagan na yon, ano na nakita natin? O yung radio station nila na pang FM, pumunta na po sa ano, Hollywood. Ano ba sabi noon? Si Mel, Hollywood. First time. City Walk. Hollywood. First time. May puntahan na po itong sila, Bonjing. At yung mga kasama niya, nagpasarap na po sa Hollywood. Oh, kita po ninyo, mga magulang at mga kaibigan. Yan ang ating sinasabi na mag-isip-isip kayo, ha? Huwag kayong magpauto dyan sa magtsuhin na yan. Kung si Soriano ngayon, nagsisipag-sipag para mag-Bible exposition, ginagamit naman niya ang Facebook. Sabihan niyo si Soriano, Brad Eli, okay po yung sa Facebook. Tuloy niyo na lang po yung Bible exposition sa Facebook at hindi pa humagastos. Tuloy niyo na lang po yung inyong Bible exposition sa Facebook. Pwede naman pala eh. Bakit pa natin gagastosan yung mga radio and TV station na yan? Yan na lang! O ngayon, kung igigiit pa nila yung radio station, TV station, sabihin nyo kay Soriano, eh kailangan po sa Pilipinas eh si Bonjing na po ang mangaral dito. Para naman sulit yung radio station, TV station sa Pilipinas. Eh puro replay po eh. Nakakasawa na rin po, nakakaumay na rin po yung mga napapanood namin dito. Saka po, pansin po namin, kontra-kontra na rin po yung mga nasa broadcast dito sa Pilipinas sa mga tinuturo nyo ngayon. Yan ang dapat nating mapansin. Yung satellite, disregard nyo na yan. Mga relay stations, dagdag na gastos lang yan. Ito na ang technology. Ito na ang in. Yung Facebook at YouTube. Sabi ni Tisoy yun, kumikita si Bonjing bilang YouTuber, kaya panay upload. O tinan nyo itong damuho na ito, itong Bohongjing na ito. Alam pala niya yung maging YouTuber, aktibo sa pag-upload. Kaya lang ano, ina-upload, manibela. Ang ina-upload walang kinalaman sa pangangaral ng salita ng Diyos. Yung namang pangmadaling araw niyang programa na wala rin kinalaman sa pangangaral ng salita ng Diyos, doon sipag na sipag itong si Bohongjing. Tama po ba? Hindi pa tumitila akong manok, nandun na yan sa kanyang pangumagang programa. Alam niyo po, mga magulang at mga kaibigan, nung masipayang si Bonjing sa GMA7, inasahan talaga ng marami, kahit ako, umasa nung panahon na yon, na yan ay sasama na sa pangangaral ng salita ng Diyos eh.
Kasi noong mga panahon na yon, inasabi ni Soriano, mga kapatid, gustuhin ko man pong isama sa pangangaral sa TV, sa radyo ang aking pamangkin, bawal po kasi dahil po meron po siyang exclusive contract sa ABS, sa GMA, bawal po kasi sa kontrata na siya po'y mapanood sa ibang TV station, radio station. Yun po ang alibay ni Soriano nung mga panahon na yun. Pero nung dumating po yung panahong yan natanggal sa ABS, sinipa sa GMA, di ang pag-asa na po ng marami, kahit ako, yan ay isasama na sa programa. Ay kaya nga yung si Bonjing, pag-aralan ninyo. Hindi yan na demanda ng libel. Hindi po yan nakasuhan ng libelo. Bakit? Eh, hindi naman kasama sa programa yan. Di nga umuupo yan eh. Ha? Ang nasasampahan ng libel case, kami na mga kasama ni Soriano sa radyo at telebisyon. Pero ito si Bonjing, malinis na malinis yan eh. Pero nervyoso yan, takot yan sa kaso. Kaya nga, nitong mga nakaraan eh, abot ang labas ng bansa niyan eh. Kasi itong si Rodel Jaime ay ano na, nasampahan na ng kaso ng DOJ. Eh medyo kinakabahan itong si Bonjing dahil yung sumabit eh taon niya, nagtatrabaho sa TV station, radio station nila. Yun ho bang nasa alias Bicoy Videos, ha? Si Rodel Jaime. Kaya itong si Bonjing, abot ang labas ng bansa dahil baka magkaturuan eh. baka siya ay madawit, kaya kailangan niyang nasa ibang bansa. O ngayon, ang ibig ko pong sabihin, mga magulang at mga kaibigan, eh wala na nga siya sa GMA, hindi pa rin umupo sa programa na pangrelihiyon at ang naisipan po ay magprograma sa umaga. Ito nga pang good morning niya. Yung pang good morning niyang programa. Eh, yun, doon po siya nagpursige. Doon siya masipag na masipag. Doon sa programa niya na wala namang kinalaman sa pangangaral ng salita ng Diyos at sa kaligtasan ng kapwa-tao. O sana, diyan na po magising ang marami. Hanggat si Bonjing ay petix-petix, isigolaki dito sa Pilipinas at hindi sinusulit ang radio station, TV station sa Pilipinas, hindi sa sumasalang sa pangangaral, Bible exposition, ay yung mga nandiyan sa kape, tuloy nyo lang ang pamamahinga, tuloy nyo lang ang panlalamig, tuloy nyo lang ang pananamlay, wag nyo nang ibuhos ang inyong suporta diyan sa bagtsuhin na yan. Awa-awa kayo dahil kayo mauubos. Mayaman na yung magtsuhin na yan eh. Meron takong balita ngayon eh. May ilalabas daw libro itong si Soriano. Magkano po yung halaga ng libro? 25,000 pesos. Naloko na! Tingnan niyo po mga magulang at mga kaibigan. Maglalabas ng libro, 25,000 pesos ang halaga. O tapos meron pang plano si Soriano na magpagawa din ng convention center sa Brazil. Magpapagawa din ng convention center sa may Visayas at Mindanao. Tingnan niyo po, sabay-sabay ang mga gustong ipagawa, ipatayo. Yung sa may Pampanga, ongoing pa rin ng renovation. Sabi nga ni Bonjing, kaya daw natigil dahil kinapo sa budget. O tapos, eto naman si Soriano, sa Brazil, magpapatayo din ng convention center. Ipapaarkila sa mga Brazilian. Tapos, dyan din daw sa may Visayas at Mindanao, magpapatayo din.
Eh, tinan niyo po mga magulang at mga kaibigan, ha? Talagang hindi kayo mapapahinga dyan sa magtsuhin na yan. Talagang hanggat merong makukuha sa inyo, talagang uubusin kayo niyan. Eh, yung mga nanonood ng ating programa, timbang-timbangin po ninyo sinasabi ko, ha? Yung pangangaral ng salita ng Diyos, posible po ito na magawa sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook at sa YouTube. At ito po'y hindi magastos. Ha, may gastos man, hindi naman kalakihan ng gastos. Tama po ba? Kaya nga ang mga nanggaling po dyan sa grupo ni Soriano, noong sila po ay nasa grupo ni Soriano, sila po ay pagod na pagod. Pati bulsa pagod. Ha? Stress na stress sila. Kasi kahit dumalo sila sa pagsamba, nai-stress kami, Brad Willie. Bakit? Puro problema na lang ang pinag-uusapan. At ang problema, puro sa paperahan. Kaya kami, pinanghihinaan na kami ng loob dahil sa aming mga sariling problema. Dumalo kami sa pagsamba, sa lokal, sa coordinating center, sa pagbabaka sakaling gumaang ang aming pakiramdam pagka kami dumalo sa pagsamba. Brad Willie, lalong bumigat ang aming pakiramdam kasi yung problema nung magtsuhin, kinakarga na sa amin. Mga kapatid, kung kailangang magsanla, kung kailangang ipangutang, kung kailangan magbenta tayo ng ating mga ari-arian, gawin natin yan para matulungan natin ang ating mga sugong mga ngaral. Ayan po, mga magulang at mga kaibigan. Kay Jericel Buniel. Ayan, naniniwala ako sa iyo, Brad Willie. Ipagpatuloy niyo po yan at nang mabawasan na ang walang hiya sa reliyon. Ayan. Kaya, salamat po sa inyong message. Kaya po tayo ay tuloy-tuloy dito po sa ating programang ito. At yung i-expose natin si Soriano, kagustuhan po ito ni Soriano. Ako po kasi ay good student lang ni Soriano. Dahil yun ang request nung dati pong nagturo sa akin. Sabi ni Soriano, may mali akong turo. Expose nyo ko. I'm ready to face anybody. Kaya ako po, pinagbigyan ko si Soriano na meron siyang challenge na pag may mali sa kanyang mga turo, i-expose siya. Kaya lang, si Soriano ngayon nagpusong mamuna. Nagbalat sibuyas na. Nagsusubungo sa mga miyembro, sa mga bisita sa Bible Expo. Bakit ba ako na lang ng ako? Kung ika ako bulag na taga-akay, pabayaan mo na lang ako. Sabi ko, kung ikaw, Soriano, ay nakapagpasya na ikaw ay buo na loob mong mahulog sa hukay, para na lang sa mga bulag na inaakay mo. Ha? Ako ay magsisikap pa rin sa tulong at awa ng Panginoong Diyos, sa gabay ng Holy Spirit, na yung mga bulag na inaakay mo, Soriano, ay madilat ang mga mata at magising sa katotohanan, maliwanagan ng isipan nila para sila huwag mahulog sa hukay kasama nyo ni Bonjing. Sa YouTube po ay 31, sa Facebook po ay 36. Purihin ng Panginoon. Ha? Time check! 11:01 na po. Ibig sabihin, tayo po ay dalawang oras na rin po sa ating programa ngayong gabi. Ha? Marami pong salamat sa loob ng dalawang oras na kayo po ay sumama dito po sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Meron po ba tayong natutunan ngayong gabing ito? Ha? Dito po sa mga nakipag-aralan sa atin? Meron po ba tayong mga natutunan sa loob ng dalawang oras? Sana po sa palagi po nating pagsasama-sama, pagsasalo-salo sa ating programa po ay meron po tayong mga
natututunang mga aral ng Panginoon, mga katwiran ng Panginoong Diyos na binabasa po natin sa Biblia. Ngayong gabi ay bigyan na po natin ng pagkakataon ito pong mga may prayer requests. Yung mga may sakit, may mga karamdaman, sumabay po tayo sa ating nagagawing commanding prayer para ilapit natin sa Panginoon ang ating mga sakit at mga karamdaman, ipagkaloob ng Panginoon ng kagalingan. Kagaya po ng inyong napanood kanginang video, si Brother Ronald Gonzalez, yun pong kasamahan sa trabaho ng kanyang asawa ay may sakit. Yun po ay nasa religion po ng Hinduism. Pero dahil po sa sumasampalataya si na Brother Ronald, yung kanyang misis, mga Kristiyano, yung faith po nila ang kinonsider ng Panginoong Hesukristo. Kaya yung kagalingan ay naipagkaloob doon po sa kasamahan niya sa trabaho. Yun din po ang ating magagawa para sa ating mga mahal sa buhay. Kung sila man po hindi pa nakakilala sa Panginoon, yung pananampalataya natin, ha, yun po ang i-consider ng Panginoong Hesukristo para maipagkaloob ang kagalingan sa mga sakit at mga karamdaman nila. Sumabay po kayo sa ating commanding prayer. Itaas po ang ating kamay. Yung isang kamay naman po natin, ilagay po sa bahagi o parte ng ating katawan na meron pong nararamdamang sakit, karamdaman. Sige po, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan ang lahat ng mga sakit, karamdaman ay umalis sa lahat ng nanonood sa Bible program. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob na dumaloy ang kagalingan, kasiglahan, kalakasan sa lahat ng nanonood sa Bible program. Be healed and be restored in Jesus Christ's name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Yun pong mga sumabay dito po sa ating commanding prayer na ginawa. Magbigay lang po kayo sa akin ng feedback kung ano po ang inyong naramdaman. Kuminhawa po ba ang inyong pakiramdam? Gumaling po ba kayo sa inyong mga sakit at karamdaman? At yan po'y ipagpasalamat natin sa ating Panginoong Hesukristo. Bago po tayo matulog ngayong gabi, manalangin tayo at magpasalamat sa Panginoon. Sa umaga po, sa ating pagising, yan pa rin ang ating unahing gawin. Manalangin, magpasalamat sa ating Panginoong Hesukristo. Good night and God bless po sa ating lahat.